Nabigyan ng magandang laban ng Utah Jazz mga bro, struggle si Jordan Clarkson na wala ang pagiging flamethrower dahil nilamon ng turnovers. Dinadalawa ng kalaban mga bro. Utah Jazz versus New York Knicks, balik home court sila Clarkson matapos ang third straight road game kung saan nakuha din nila ang first back-to-back loss this season. Pero ang Jazz na lang mga bro ang wala pang talo kapag home game with 5-0 record. First 6 minutes ng opening quarter, low scoring pa ang naging laban kung saan hawak ng Jazz ang 1 point lead. Medyo maalat pa ang opensa ni Clarkson mga bro with 0-for-2 shooting beyond the arc. Pero nakapagdala naman siya ng 2 rebounds at 2 assists. Under 4 minute mark pa nung nakakuha na ng tamang rhythm sa opensa ang both teams. Solid 15 bench points agad ang meron ng Jazz led by Malik Beasley with 5 points. Sinundan ng tig-tatlo ni Young Bull at Fontecchio. Habang sa New York naman si Randle na ang may kataasan with 6 points end of first quarter 27-23. Kontrolado ng Jazz ang laban. Start of second quarter, 8-2 nating start mula sa Knicks. Gandang setup play ni Jalen Bronson para sa easy dunk ni Sims. Another alley-oop play, sumapit pa si Kabayan. Under 6 minutes nang finally nakuha na din ni Clarkson ang kanyang unang field goal. Gandang footwork kontra sa depensa ng mas maliit na si Jalen Bronson pero hindi pa dyan natatapos mga bro dahil sinundan niya pa yan ng wing 3-pointer. Simula niyan mga bro nagka-momentum ulit ang Utah Jazz. 6-2 nating run under 2 minutes. Pangahawakan na sana ng Jazz ang kalamangan mula sa back-to-back basket ni Kelly Olynyk. Yun nga lang nakapag back-to-back 3 points naman sa kabila ang New York Knicks. Isa para kay Obi Toppin at buzzer beater 3 points naman para kay Jalen Bronson. End of first half 61-58. Entering the third quarter, isang 3 agad ang naging panimulang opensa para kay Jordan Clarkson. Pero isa sa nagpapahinto ng momentum para sa Utah Jazz ay yung kanilang turnovers mga bro. Meron na silang 15 turnovers sa third quarter led by Clarkson na may 4. Mabuti na lang disente ang scoring ng second unit kung saan dikit lang ang laban. Nagbigay buhay naman para sa crowd itong dalawang alley-oop play ni Walker Kessler. Under last 2 minutes, sumagot ng 7-2 nating run ng Knicks pero dahil sa 3 points ni Fontecchio, pinangawakan ng Utah Jazz ang 2 point lead sa third quarter, 85-83. Well, fourth and final quarter, biglang lamang ng 10 points ng New York matapos ang 16-4 run. Yung inaasahan sanang opensa mula kay Kabayan, hindi nangyari mga bro. 2 straight misses para kay JC. Nahirapan pa sa depensa ng kalaban, another turnover mula kay Clarkson. Pero under 2 minutes mga bro, na ibaba ni Jordan Clarkson sa single digit ang kalamangan ng Knicks mula sa kanyang 3-pointer, 111-103. Pero yun nga lang, back-to-back silang nakapag-commit ng crucial foul. Balik sa 10 points ang lead ng Knicks under last 2 minutes. Last 39 seconds mga bro, nakapagtalapa ng driving dunk itong si Jordan Clarkson. Pero hindi na nakabalik ang Utah Jazz. Nakapagdala ng 25 points para sa Knicks itong si Jalen Bronson. Habang 27 points naman para kay Kelly Olynyk at 15 points para kay Jordan Clarkson.